na si Malvina at ang mga anak niya. So nakikita ko kina Malvina at Miss Digna, ay talagang hindi mapakali. Nalaman nila na nagpunta rito si Attorney Portales at gusto nilang malaman ang dahilan ng pagbisita niya rito. Tinanong ka ba nila ang Cordelia? Opo, Sir Santiago. Huwag mo sanang bangkitin sa kanila ang nalalaman mo. Limitado lang ang nalalaman ko. Huwag kayo mag-alala. Wala akong sinasabing kahit ano sa kanila. Kakampi niyo po ako palagi, Sir. Alam ko. At huwag ka mag-alala. Isinama kita sa testamento ko. Napapirmahan mo na ba ang mga dokumento, Tomas? Oo, attorney. Heto, tingnan niyo. Nahirapan ka ba sa kanya? Hindi naman. Medyo nakainom siya nung kausap ko. Isa pa, noong marinig niya na magmamana ng napakalaking kayamanan ng anak niya, nanlaki ang mga mata niya at agad niya itong pinirmahan. Magaling. Yan na lang naman ang kulang. Handa na ang lahat para maging milyonarya ang babaeng nagbebenta ng tiket. Sa oras na mamatay si Santiago del Olmo. Mayaman. Mayaman. Kapag nalaman ang kaibigan ko si Jorge Luis, siguradong magugulat siya. At sana naman, mapansin niya na ako. Bukas nga pala, kailangan kong bisitahin si Santiago. Ay, kawawa naman siya. Sandali lang! Masisira ang pinto, kakakatok mo! Bakit ang tagal mo? Plano mo ba akong paghintayin dito, ha? Ay, hindi ako makapaniwala sa inyo, Papa. Lasing na naman kayo! Pumasok na nga kayo rito! Huwag na kayong gumawa ng eksena sa labas, kasi kung hindi, alam baka... Alam mo, kailangan natin mag-usap sa dalawa, Mechie. Mr. Santiago, narito na po si Padre Enrique. Magandang gabi sa iyo, Iyo. Anong ginagawa niyo rito, Padre? Para ilapit ka sa Diyos. Anong pag-uusapan natin pa? Kailangan ko ng pera bukas. Ay, ganun ho ba? Ipambibili nyo lang to ng alak, hindi ba? Ano ba pangalan mo, ha? Basta kailangan ko ng 10,000. Wala akong pera. Hindi ko ba nagtrabaho ngayong araw? Hindi. Mabuti pa siguro matulog na kayo. Ang sama na ng itsura nyo. Alam mo, nagmana ka talaga sa nanay mo. Pareho na lang kayong palaging maraming sinasabi. Alam nyo kung ano? Kung ganito pala palagi ang ugali nyo sa kanya, naiintindihan ko na kung bakit siya umalis at iniwan niya kayo. Umahimik ka! I-respect mo ako! Saktan nyo ako! Yun na lang ang kulang, di ba? Malaki na ako, Papa! At isa sa mga araw na to, lalayas ako at isasama ko mga kapatid ko. Alam mo, wala kang mahahanap na tao magpapatuloy sa inyo. Alam mo, Papa, matulog ka na lang. Sige na, sige na. Hindi ako mag-aabunan. Wala na po tayong makakain pa. Mahiga na lang kayo para bumuti ng pakiramdam nyo pa. Sige na po. Alam mo, kung ano ang napanaginipan ko, na magiging isang milyonarya. Nakatulog ako sa upuan sa may parke at nanaginip ako na nagkaroon ka na marami-marami pera. At nakuha mo lahat ng yon dahil sa akin. Sa inyo yun? Ang galing naman po nun pa. O siya, sige na ho, magpahinga na kayo, sige na. Iho, alam mong hindi ka na magtatagal. Pagsisihan mo na mga kasalanang nagawa mo. Hindi, Padre.
Wala akong pinagsisisihan. Wala kahit ano. Kung may ililigtas kayo, hindi ako kundi sina Malvina. Pati na yung mga anak niya. Sila ang mga palaging nagkakasala. Sila. Sila. Diyos ko, patawarin niyo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Maria Mercedes. Mahimbing ang tulog nila ngayon. Pero mamaya, gigising na sila ng gutom. Ang ingay mo talaga sa umaga, no? Magandang umaga, Aling Rosa. Ay, magandang umaga, Mechi. Anong maitutulong ko sa'yo? Pasensya na ho. Narin ho ba si Zafiro ngayon? Oo. Kaya lang natutulog pa siya. Siguro mga 2 oras pa lang siya nakakatulog. Ay, Aling Rosa, kailangan ko ng tulong niyo. Sinabi ko naman sa'yo kapag may problema ka, magsabi ka lang sa'kin. Ano yun, Mechi? Aling Rosa, pwede ho ba akong manghiram sa inyo ng 1,000? Kung ayos lang? Shh, huwag ka maingay. Nangangako ako sa inyo at sa mahal na birhen na magbabayad ako ng doble. Huwag mo na akong bayaran ng doble. 1, 2, 3, 4, ayan. Babayaran ko ho talaga kayo. Salamat po, hulog kayo ng langit. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Salamat. Kumusta ka, lalata? Siguro mayaman ka na ngayon. Hindi, Mulyehas. Hindi naman ako nagbebenta ng manok. Ah, napakarami mong paninda at kumikita ka rin kahit saan. Nakakabenta nga ako, kaya lang pahirap pa naman. Kapag nagpapabili ako ng 2 kilong manok, 1 kalahati lang ang binibigay mo. yun ay para makabawi naman ako sa 900 gramo na ibinigay mo sa akin sa bawat kilo ng bigas. Mayaman ka na kasi, kaya ayos lang yun, hindi ba? Ay, lata. Bigyan mo nga ako ng 1/2 dosena ng itlog, gatas, kape, 2 kamatis. Yun ang pang-almusal namin. Tapos bigas sa tanghalian, okay? Oo, ano na? Bakit? Anong problema? Bakit parang natulala kayo? Masama ang pakiramdam niya nung nagising siya, Doktor. Umasa na lang tayo na mas makapagpapahinga siya sa ibinigay kong gamot. Magtatagal pa po ba siya, Doktor? Hindi, Cordelio. Hindi. At anong kailangan ng pinakamagandang babae sa lugar na ito? Ay, pwede ba, Mulyehas? Tigilan mo na nga yung mga sinasabi mo. Alam mo namang handa akong pakasalan ka, Mechi. Ay. Nauna ako sa kanya mag-alok ng kasal, Mulyehas. Pero ayaw niya pa rin tanggapin. Hindi ako nagbibiro, lata. Ano ka ba, Mulyehas? Hindi rin ako nagbibiro. Ay, pwede ba? Tumigil na nga kayong 2 riyan. Ibigay mo na mga hinihingi ko. Magbabayad ako. At mamaya, magbabayad ako ng utang ko. Kakain ka ba ng kanin na walang ulam? Etong manok ko. Nako naman, luma na yung mga manok na binibenta mo, no? Benta? Ibibigay ko sa'yo mga manok na ito ng libre. Ako, hindi. Huwag na lang. Mabaho na yan, sigurado. At ililista mo pa rin yan sa utang ko. Tapos itatapon ko na naman kasi luma ng manok, kaya syempre mangangamoy na. Hindi man lang namin mapakikinabangan. Pero huwag ka mag-alala, makakabayad din ako. Mababayaran ko ang lahat ng mga utang ko, kaya huwag niyo akong pagsalitaan ng masama.
Hindi ka namin pinagsasalitaan ng masama dahil totoong baliw na baliw kami sa'yo, Mechi. Pwede ba, Malihas, umalis ka dyan dahil nauna ako sa'yo? Alam nyo, pareho ko kayong hindi gusto. At total naman, kaya kong bumili ng kahit anong gusto ko. Dahil may pera ko ngayon, sa iba na lang ako bibili kasi ayaw nyo kong pagbentahan. Marami pa naman tindahan sa lugar na to. Kaya pasensya ka na sa akin lahat, ha? Maiwang ko na kayo. Kumusta si Santiago? Binigyan na siya ng gamot ni Dr. Torres. Nagpapahinga na siya ngayon kaya babawi na rin muna siguro ako ng tulog. Si Adolfo na muna magbabantay sa kanya. Cordelio? Ano yun, ma'am? Linawin mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kanino ipamamana ni Santiago ang mga kayamanan niya? Pinalitan niya ang huli niyang testamento. May sasabihin ako sa inyo pero hindi niyo dapat ipagsabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagsasabi. Ano yon? Konti lang ang mga pagbabagong ginawa ni Sir Santiago sa mga testamento niya. Ikaw pa rin ang tagapagmana ng lahat. Sigurado ka ba, Cordelio? Narinig ko yun mula sa likod ng pintuan. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Wala siyang ibang pag-iiwanan ng kayamanan niya kundi ikaw lang. Ginagawa mo rito. Labas. Lumabas ka. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Sana mamatay ka na kaagad ngayon. Gusto mong magpakasal para walang maiwan sa aming kahit ano? Pero wala ka ng panahon, Santiago. Makukuha na namin ang lahat. At hindi magtatagal, balang araw, malilimutan ka rin namin. Kailangan ko ng hangin. Hindi ako makahinga. Amina, ang hangin ko, hindi ako makahinga. Buwisit ka. Lumayas ka rito. Lumayas ka. Lumayas ka. Mamalvina! Mamalvina! Ano yon, Adolfo? Hindi na po gumagalaw si Sir Santiago sa kama. Mukhang pumanaw na siya. Bilis, puntahan natin. Kailangan ko siya makita agad. Berenice, tawagan mo na sina Jorge, Luis at Cordelio. Opo, ma'am. Tayo na, Adolfo. Tayo na, Digna. Hindi. Hindi, natatakot ako. Kung patay na siya, ayoko siyang makita. Ayoko. Normal lang na namamatay ang isang tao, Digna. Sana nga isa itong himala at talagang ang patay na si Santiago. Sinabi nang tumayo ka na dyan. Ayos ka ngayon, Mechi. Piniritong itlog, tortillas, tinapay, gatas, kape at keso. Wow, saan mo naman nakuha ang mga ito, Ate Mechi? Ah, yan ba? Pinahiram kasi ako ng pera ni Aling Rosa. Siguradong malaki ang hiniram mo dahil ang daming nasa mesa. Bakit? Kulang pa rin ba ang mga pagkain yan para sa'yo? Pwede ba manahimik ka nga dyan, butiki ka? Alam mo, dito sa pamilya natin, ikaw lang naman ang may masamang ugali, butete! Shhh! Tantanan mo nga ako! Magbibigay ka ng pagkain, mga insulto ka naman! Edi, huwag kang kumain, hindi ka naman pinipilit. Amin na nga yan. Hindi na lang kita papansinin. Bakit malagi mo nalang pinag-iinitan ang kapatid mo? Huwag na lang ako kayo magsalita, Papa. Hindi rin naman po malinis ang konsensya ano? Nyo. At bakit naman ako? Amin na po yan. Teka, nakalimutan nyo po ba talaga yung nangyari kagabi? Lasing na lasing po kayong umuwi dito sa bahay. Alam mo, masarap ang hinanda mong almusal, Mechi. Sana naman, maulit-ulit. Ay, mauulit po ito, mauulit ito. Darating ang araw na magsasawa tayo sa dami ng mga pagkain.
Tapos noon, makakapagbigay pa tayo sa iba. Wala na siya. Kawawa naman si Sir Santiago. Pero salamat sa Diyos ngayon ay nasa maayos na siya. Magiging mayamang babae ka na. Isang milyonarya. Isang milyonarya. Isang milyonarya. Magpakasalan mo na ako, Maria Mercedes. Nagpapasalamat ako sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Napaka mapagbigay mo. Maraming salamat. Ay, huwag. Ayoko may masamang mangyari kay Santiago. Kawawa naman siya. Kawawa naman. Kumusta, Mechi? Pwede ba mag-usap tayo ngayon? Tatawagan ko ang doktor niya. Anong dapat natin gawin, Sir Jorge Luis? Sa ngayon, wala. Hintayin nating dumating si Dr. Torres. Biglang namatay si Santiago, maaaring magkaroon tayo ng problema. Hindi biglaan ang pagkamatay niya. Malala na ang karamdaman ni Santiago. Ibibigay ng doktor ang death certificate niya. Ako makikipag-usap sa kanya. Cordelio? Ano po yun, ma'am? Ikaw at si Adolfo ang bahala sa katawan niya. Ipasuot mo ang pinakamaayos niyang damit. Berenice, maglagay ka ng kandila dito bago dumating ang mga tao sa punerarya. Opo, ma'am. Sa wakas dumating na ang sandali, ito na ang pinakamagandang nangyari sa atin. Digna, ihawag ka masyadong magpapa-apekto, ha? Mama, hindi tayo pwede magpakasaya sa pagkamatay ni Santiago. Sa wakas malaya na tayo mga anak ko. Samantalang siya naman, hindi na siya nagdurusa sa kasalanan kasi naroon na siya sa dapat niyang kalagyan. Mama, pigilan mo ang sarili mo. Alam yung napakatagal ko nang nagpapanggap. Pero sa harapan niyo lang, kaya kong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Mama! Totoo, Jorge Luis. Isa pa, hindi na ako matatakot sa banggaan yung dalawa ni Santiago. Madalas yun ang ikinababahala ko. Na isang araw, magdurusa ka sa lahat ng mga ginagawa niyang pang-iinsulto sa'yo. Mabuti na lang hindi yan nangyari. At sa wakas, matatapos na rin ang bangungot na ito. Tapos na ang lahat sa pagkamatay ni Santiago.